Ayan, magandang araw sa inyo mga vendors. Nandito si Idol Juju Albasan. Binis kita yung mga alaga ni Tatay Martin, mga ka-vendors. Ano bang pan mga idol nito? Ito yung mga pagkain niya? Ayan yung mga dugpod. Ah, dami pa ng dugpod. Ayan. Ito, sir, ito mo sa pinapakain ng kanin. Pinapakain ko ng kanin. Pinapakain mo rin sa kanin? Oo. Ay, hinahalo ko lang yan, Idol. Sa ito, ano? Ito, hinahalo. Oo. Ano yan? Sa cut food yan. Ayan, ano? Yan yung dog food na nasa ilalim. Sa cut ito? Oh, yan ang dog food sa ilalim. Busog yan. Kakapapakain lang ng dog food. Ano? Cut food yan. At biglang may tumawag na sponsor, yung sponsor ni Donita Rose, mga ka-vendors. Ayan, mag-uusap sila mga ka-vendors. Hello po, ma'am. Andito po ako kay vendors ma na pinapakuan sa akin yung mga alaga ni Tatay Martin, ang mga aso. Ayan nga po yung aso tatay mo. Ay, hindi po, nakakuan lang po ito. Naiikuan lang siya. Hindi naman po nakakulong. Oo. No. Medyo, ayun lang. Andito po, ang bait. Mm-hmm. Ayan, si Lily. Eh. Ayan. Ayan. Oo, oh, si Kwan po nag-alaga, si Idol Vendors Man. Hello po, ma'am. Good morning po. siya po nag-alaga rito. Oo nga. Opo eh. Maluwag po kasi yung lugar niya rito. Ayan o. Ganito po kaluwag yung lote ni Vendorsman dito. Ayan, yun po yung bahay niya. Ni Kwan po ni... Hindi. Kalukan pa rin po ito. Ayan, may mga puno ng kawayan. Kwan lang po siya. Namamahala lang po siya rito. Hindi po ma'am. Ano lang, tagabantay lang ako dito ma'am. Para wala po siya rito, katiwala lang po si Juan, si Windows man. Pinagkatiwalaan po siya ng mayari ng lupa. Siyang bantay. Bantayan niya baka may mag-squat. May dapong bayan ko ah? Meron. Meron din daw po. Meron dapong... Ginugulay namin yan, ma'am. Oh, ginugulay daw nila. Ano ba, may tanong ko sa'yo? Oo. Oh. Pinagawaan ko po yun. Binigay ko na kahapon. Anyway, sabi nga niya, puntahan ko daw sa... pupunta daw siya ng barangay. Kailangan ko pirmahan daw para... tunay na sa kanya na talaga pag napirmahan ko daw dun sa barangay. Pupunta lang ng barangay mamaya. Tama po. At siya na nga po yung nagmamayari ng lupa at wala na pong ibang kuan po, wala nang ibang pwedeng umangkin kundi si Donita Rose at si Jeffrey at yung mag-ina po, parang dalawang pakalagay. Oo, pero dapat po na kailangan may saya ako dyan kasi hindi po nang pagkilis ng pinagunan. Di ba, sinabi mo na pagmamayari at sponsor pati si ano, ikaw, ako at saka si sis Janet at saka si Donita. O, tama po. May saya ako dyan, di ba? Ah, pwede po, pwede naman po. Oh, pwede naman po. Pwede naman po natin kung din yun. Kahit magpunta ng barangay, sasabihin ko, ikaw po talagang may-ari. Pagpumunta siya ng barangay. Wala ako. Ano, pumirma siya dyan. Pumirma siya nung una. Tsaka itong pangalawa, pumirma ba siya? Pinirmahan mo naman, hindi pa. Wala po akong pirma doon. May pirma po siya doon tapos yung ID niya nandoon. Sa pangalawa o sa pangalawa. Oh, pero itong una, may pirma ka
Opo, tama. Sa pangalawa, wala kang pirma. Wala po. Hindi legit yun. Wala yun. Kasi hindi ka nagpirma. Hindi po ako nagpirma eh. Oo. Kaya nga, hindi siya pwede natin. May sip ako dyan. Oo, tama po. Oo, tama. Nag-usap pa kami ni Sis Pit Hansen na kami kung po dyan ganunita kasi galit na galit din siya. Alam mo naman yun. Sabi niya, Sis, alam mo ba naman ako kaya ganunita? Sabi ko, e paano, nalasasyon kasi ako kapo dahil busy ako. Dahil alam mo naman, kailangan din natin magkaroon sa yung pagkabuhayan. Nakikinagkaroon yung mga tauhan dito sa siya. Tapos, pagbalik ko, nag-message si Sis Pit sa akin na si ganunita daw, ang alam mo kung sino na nagamit. Tapos, tinignan ko nga. Tapos, di ba, pinilang mo ako. Tapos, si Ramita natutulong siya doon sa ang sarap pala doon sa putin sa kaga na yan kapag walang iyan yan wala siya puto na lupo. Oo nga po eh. Ano? May kuhan lang po yan? Ano? Hindi ko lang alam po kung sino nagsosolusyon. At saka hindi si Ramita na gumagawa, hindi mo pinirmahan yan, ikaw mo, ikaw hindi dahil sa'yo nasa lansangan pa siya kasi kaya lang naiinis ako sa kanya, napakabastos niya. Oo nga po eh. Opo. Ako. Oh, tama po. Sa barangay po, mamaya daw eh pupunta sila ng barangay. Oh. Ako pa binaliktad. Ako pa ipap. Hindi pwede, tulungan kita diyan. Dalayan kita, kaya mag-message ka sa akin. Tapos sabihin mo sis, ano, magkisabi din sa barangay na may sponsor at pili, may ari ng bahay siya. Pili ako. Siya may ari diyan kasi siya pili sa bahay na yan para kay Nita. Kaya may say diyan diyan. Ah, sige po, sasabihin ko po mamaya para naman ay alam niyo ni Donita na kuwan po na ganun na. Eh kuwan kasi kaya ko binigay po yung kuwan na yun kasi nga makulit talagang ayaw ko naman po kasi sabihin na kuwan na naghahabol ako dun sa bahay kaya binigay po. Siya na ang puso mo eh. Baliktad eh. Ah, ganun dapat po. Wala siyang ganun po talaga epekto na nagsasabu, Ma'am Merna, Asis. Ganun po talaga epekto. Sorry. Hindi pwede yan. Ganun talaga, sis. Ang epekto, epekto ng kuwan po talaga, nagda-drugs. Ganun po talaga. Ano ba tunay na pangalan yung gagana yan? Donita Rose Inocencio Cebuano po. Yung kay wala po sana problema kay Juan sis, kay Donita. Ang problema about dun sa bahay na yon. Ang problema sis, may nagsosolsol. Tapos ang problema ko talaga kay Donita, araw-araw siya kumakapanghingi ng pera, grabe. At siyempre, di naman ako magbibigay. Halimbawa, 2 days pa lang siya, nalaman ko na binigyan sila ng pera. Ang 2,000, alam ko po yun. Tapos, yung araw din na yun, nabigyan po, bumili po ng damit sila Elaine at si Migo Tomas. Di may pira po siya ng mga almost 3,000. After 2 days po, wala ng pira, nanghihingi na. Ganun lagi po yun. Eh, kita nyo naman po yung binta ng damit na total na 14,000. 1 linggo lang po yun, ubos. Tapos, pag mga nakalipas po 1 linggo, pinadalan po sila ng, sabi ko, 20,000 po ang pinadala ng sponsor sa inyo ah. Sabi ni Donita, 2,000 lang. Di nakarap po si nanay, nanay, sana pinadala ng 20,000. 4,500 lang. O, 4,500 lang pinadala. Hindi mo sila makukuha kung magkano pinadala. Eh, si Donita, sabi, 2,000. Maliban po dun sa pinadala po na 2,000 ni sis Pinay Alaskan Vlogger. Kaya nga po, ganun po sa sobra kagastos. Ngayon, doon siya nagagalit, alam mo, nangingi sa akin ng kwan, ng pera. Maya-maya, hingi na naman. At hindi ko naman po kwan yun. Yung halimbawa, bawat kilos na lang po, ibablog ko na manghingi ng pera, ibablog ko. Hindi naman po yun kwan, nakablog. Hindi, na,
Alam naman po ng mga kapitbahay ko dito. Lahat po ng kapitbahay ko. Hindi ko na nagustuhan yung ginagawa. Wala siyang utang na loob. Wala talaga siyang utang na loob. Kung hindi dahil sa'yo, nasa lansangan pa siya. Kasi alam mo, pinapapasok niya, demonyo sa utang niya. Tsaka tingnan mo po lang siya salita, wala sa gawa. Tama po, paawa ipik po siya. Paawa ipik, paawa lagi siya. Pero sabihin ko sa'yo, Brad, tuloy lang ang laban kasi ikaw, nakita ko, alam mo, nangangasuspit sa'yo kasi ano na, ibang, alam mo, wala naman perfect sa mundo. Siyempre, kita yung ano, busy dyan, nagkasagutan tayo, pero at least, we know each other sa limit natin dalawa. Ang nakita ko lang sa kanya, kay Lunita, hindi ko na nagustuhan yan. Wala siyang utang na loob. At saka, bakit ayaw niya na magpingan siya? Mali naman yung ginagawa niya eh. Sobra po, grabe. Yung sabi niya na hindi na siya nagda-drugs. Pero ang mga yung kwento po nung mga kapitbahay ko, naku, sabi sa akin, kung may video lang ako, nakulang ko siya ng video. Kaya ubo ng sinungaling yan. Totoo po yung sis. Sabi sa akin ng kapitbahay ko. Na nakita siya nagda-drugs. Ipatupang na lang kaya natin yan sa Oo nga po. Kasi nga po, kung may ikuan na nga po ako dyan, step 1 na ako sa pagpaparehab. Ang problema lang, ayaw talaga niya magparehab kasi nga galing na daw siya doon. 5 beses na siya nang galing doon. Hindi. Alam mo, Brad, kung ganyan klaseng babae, ayaw ko rin magarating doon sa Cebu yung ganyan. Baka masapok ko lang siya doon. Baka ipakain ko siya doon sa tilang. Nako, pagkasama mo yun, sis, walang tigil kahingin ng pera yun. Ay, hindi. Hindi yan mag-uong sa akin. Hindi niya ako kilala. Pag nakita niya ako sa personal, hindi niya ako kilala. Mabait ako kausap, pero paturas na ako'y katatingin niya. Nagtutan siya sa akin. Mabait ako, pero paturas na dumating yung limit ko. Lalabas din yung kamalditahan ko, kamalituhan ko. Wala siyang, wala siyang hiya. Ang kapal ng mukha niya, ang yapang-yapang niya. Tingnan mo kahapon, siya, ayaw pang makipag-usap. Oh, ay sabi niya, kausap. Sige, ayaw ko makipag-usap diyan kay Juan, kay Mami Mirna Turn. Oh. Oh. Kausapin niyo 'yan. Tapos nung nag-vlog siya uli. Nakita ko nag-vlog siya ng panibago. Mami Mirna Turn, natulad kami ng inaw, rarara. Ay, hindi talaga ako nakuhin. Kinanood ko lang siya kasi dani, ano siya, nagpapaaway effect. Akala naman niya, papatulan ko siya. Eh, para din ako si Raulo na nga siya. Oo nga po. Gusto pa rin yung maisi ako dyan. Dahil ako ang bumili sa bahay na yan. Opo. Kayo po talaga may karapatan doon. Kasi simula pa naman po sa simula. Sabi ko, kayo po talaga yung kung ano. May karapatan po talaga. Pinili ko yung ibibinta niya ganun. Kasi alam mo, malangkas ang kutub ko. Pag nag-away yan sila ni Nanay Rosalyn, ibibinta niyo yung bahay na yan. Eh, susunugin nga daw niya eh. Sabi niya doon sa vlog eh. Alam mo, Brad, sabihin niya susunugin, hindi niya gagawin. Oh, tama po. Kasi ang tao gusto mo susunugin, hindi niya sasabihin yan. Sunugin na lang agad. Ano lang yan eh? Nagmabanta, sino ba siya? Oo nga. Sino ba siya? Akala mo nga kung sino po. Kung hindi dahil sa'yo, wala yan si Donita ngayon dyan sa kinalalagyan niya. At saka, ginagamit din nila si Donita na yun, using Donita as well? Oh, tama po. Ginagamit din si Donita para umangat din sila. Yun po ang totoo rin. Oo. Kung ikaw nag-plug ka ba ni Donita, it's natural lang yun. Dahil kung hindi sa'yo, wala siya dyan ngayon. Tama po. Madiscovery ko kaya siya. Nasa ano pa siya? Lansangan pa siya? Ay, sigurado. Wala siya utang na loob. Baka nasagasaan na siya kung hindi natin siya nakita. Eh si Jeffrey nga, nasagasaan na yan doon sa Balumbato eh. Kaya nga. Oras ang harapan niya doon sa barangay? Wala pa sis. Hintayin ko nga kung pupunta na ng barangay. Kung talagang, pag hindi siya pumunta ngayon, baka akong pupunta roon,
para kausapin nyo ang barangay at yung kuan. Yung papeles na dati, yung una na yung sinabi mo na karapatan ang sponsor, ang pumaya ng sponsor at saka si ikaw. Opo. Ikaw at saka si Ed. Tapos, hindi mo pangalan ko doon, hindi. Sponsor lang. Sponsor lang po ata, kasi nga ayan yung magpalagay ng pangalan. Oh, ayan. Okay lang. At least ako naman talaga ang sponsor. Oh, kayo po. May certificate po na pakilala na tayo, Chok. Mm-hmm. Kailangan ako dyan. Hindi ako papayag niya na magkaganon siya kasi, ano, hindi yun tama eh. Tama hindi po. Hindi tama yun. Tama po. Tama. It's unfair. Unfair yun sa iyo eh. Tama po kayo. Kala mo kung sino, walang utang na loob. Yan pa niya na, ay, Daddy Jojo, alam ko na tunay ang pagkatao. Hindi siya na yung magsabing ganon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya, wala siya dyan ngayon eh. Yun nga. Sinabi ko nga sa kanya, at sabi nga, kung hindi dahil sa kanya, hindi daw makabili ng sasakyan, hindi daw makapagpatayo ng mamihan. Sabi pa niya. Bakit? Hindi lang naman siya binablock mo ha. Ang dami mong binablock at saka sipag-sipag mo. At saka ang dami mong sponsor. At hindi po nila alam si Smyrna. Nakabili nga po ako ng kuan eh. Nang hindi pa ako nagbablog, nakabili nga po ako ng area na sa Batangas. At yung oo kasi nga po kung sumagot ka man sa YouTube, it's worth it kasi ikaw nagsipag ka at saka pinaghirapan ko po hindi ka nagnanakaw isiya nagsipag niya, binigyan ng cellphone si Basan lang niya, iputa siya. Oo nga po. Ikaw nga po natin, sis, pag nagpunta sa barangay doon, magme-message po ako sa inyo na papunta na kami ng barangay at kausapin na lang natin uli yung barangay. At dadalhin ko po yung kasulatan natin na yung una po. Hindi yun legit kasi hindi naman mabuti, hindi mo pinirmahan yung pangalawa. Wala po, walang pirma eh. Wala yun. It means na hindi ka mabuti, hindi mo pinirmahan. Hindi po eh. Ang sabi niya sa akin ngayon, pupunta daw ng barangay para papirmahan sa akin. No, huwag ka pipirma niyan. Hindi yan legit. Dahil gumawa ka niya na wala ako, dapat gagawa ka kung nandiyan ako, di ba? Opo. No, kasi yung pamilyas na yan, dapat ang legit yung una. Kasi ako ang bumili sa bahay na yan. Sa opo. Rents na yan. O, tama po. So, legit. Yung pinawa mong pangalawa, hindi yan legit. Dahil wala ako doon, dapat authorization as well. Opo, sige po. At yun na lang po yung kwa natin mamaya. At kwa na lang po natin sa barangay kung pupunta nga siya. At nagkukwa na nga rin po yung mga kapitbahay ko. Gusto na nila i-petition kasi nga ang ingay sa gabi. Laging nagsisigawan sila. At si Nanay Rosario natahimik nila kasi nga takot mapalayas, parang ganon. Ibig sabihin, sunod-sunuran siya kay Donita. Sa lahat ng gusto ni Donita, sunod-sunuran na lang. Kahit nga yung mga sabi ko, nanay, nagbisyo na naman. Ay, hindi niya, pinagtatakpan pa po niya eh. Kasi nga, takot siya kay Donita na mapalayas. Alam mo, si Nanay Rosario, nakita ko talaga kasi natural yan sa ina kasi ina eh. Natama po. Pero, kasi ganyan ang ina eh. Gawin ang lahat para lang sa anak. Kaso si Donita, hindi niya binigyan ng value o pagmamahal ng ina niya. Tapos, ikaw nga, hindi mo siya gano'ano. At least ikaw, nagsipag na. Napakaaga mo. Hindi ka nga nagdadamot eh. Tingnan mo, nagsishare ka sa lahat ng mga vlogger para tumaas na mumunitay sila. O sige na, mag-ano ka na? Ano, nag-inom ka na ng gamot? Wala po akong gamot na ininom. Yung kwan lang. Okay. Alam mo, ako,
Mainit lang ang tubig. Kasi ito. Huwag kang tampante ha. Kasi ang diabetes. Huwag kang tampante. Kasi ito, you are very naughty. You should not drink light, whatever. Light, hard stuff. Kasi it's not good for your health. Thank God. Huwag na nga ako. Ayoko mag-maintenance kasi okay naman yung sugar ko. Oo, pero tandaan mo, hindi ka nga mag-maintenance ngayon, pero one day, I don't want to say bad words. Advice ko lang sa'yo, kung maaari mo nang iwasan ang inom na talaga ng heart stop, kasi mapupunta yan sa atay mo. Oo nga po eh. Kaso masarap uminom eh. Red wine, yan lang may sugar, sis. Mataas sugar niyan. Hindi, regalo na to. Pure grapes ito. Binigay ito sa anak ko. Regalo niya sa akin ng birthday ko. Nung lockdown, ayan, oh. $60 ito. Oh? $60. $60 ang halaga nito. Kamahal naman pala niyan. Oh, $60 yan, ayan, oh. Oh, ayan, oh. $60 yan. Tapos, mayroon din pangalan na wine at chismes. Ayan o, gossip. Wala yan sa Pilipinas. Ayan o. Wala nga po. Gossip o chismes na wine. Sige sis, at pagkuhan, mamaya, pagkuhan ko ito. Sige sis, update ko kayo mamaya. Sige sis, 5% na lang yung kuhan ko. Yung... Oh, sige. I-charge muna. Sige, ingat. God bless. Sige. Bye-bye. Oh, bye-bye.